on those 2 weeks. Now, Bren Esports, binan nila ngayon, parang hindi na talaga natin makikita yung Digi. Same with Barats. So, pwede na rin silang mag-ban ng other heroes for Edward. Or actually, sabihin ko sana Atlas, pero hindi din na siya priority pala. Pero pwedeng yun yung iba ng blacklist. Oo, yun yung usual nilang tinatanggal eh. Pag na-open to, posibleng ang i-pick up to ng Bren. Pero etong tanong, first pick nga ba nila yung Atlas? Kasi pwede nilang tingnan na hindi naman kukuha ng Atlas yung blacklist eh. Parang yun yung initial info mo. Pero what if biglang mag-Atlas din yung blacklist? Mag-Atlas na pala, oo. No? Pero for blacklist ah, ang daming nasabi natin, pero ama, pwede nila iban yung Atlas. But at the same time, may funny ulit na possible piliin. Ay, oo, ito na naman. Parang pag ikaw yung magbaban. Teka lang, ano na mag-ibaban natin? Tapto lang agad, pero Atlas yung baban nila. It's more on the setups para dito sa side ng blacklist. Pero agad, hindi to magiging funny pick. Hindi for the side of Bren, alam nila na kahit piliin nila yon sa mga susunod pang faces, pwede naman. Huwag lang nila papaabutin doon sa fourth and fifth band. Tingin ko Valentina ulit eh. Yun yung ginamit nila kanina. Or Claude. Okay. Claude di Super Marco actually. Open, pero Valentina ang pipiliin. Bibigay nila yung Claude kay Oheb. Yun yung pwedeng sagot. Mathilda, sa tingin ko, pwede rin. Pero ngayon, ang Faramis tsaka Claude ang kanilang isi-secure. Maganda yung dalawang nakuha dito ng Blacklist International kasi usually ang pang-counter mo against this Faramis is Claude. So this time around, magkasama sila para sa lineup ng Blacklist International. So Bren Esports, it's either kumuha na sila ngayon ng hero for Ogwen. It could be another hero na grabe mag-zone. Actually, pwede din lang kuhanin dito yung Cho against Claude. Oo nga, no? I mean, hindi entirely kailangan mapatay, pero... Cancel lang. Jeet Kune Do o Way of the Dragon, okay na yun eh. Now, for Bren, is it safe na mag-funny kayo ulit? Nakuha niyo yung Mathilda. Safe ba na mag-funny ulit? Hindi na nila ipipilit. Okay na sila doon, one and done. Nahirapan din sila doon sa mga panahon na iyon. And ibig sabihin noon, Blacklist has the opportunity na ma-ban out yung Fanny pagdating ng 4th and 5th nila. Oo, pero pag hindi binan ng Blacklist yun, pwede pa rin kunin ng Bren Esports eh. Kaya nga naman, mapapaisip din yung Blacklist. Ano ibaban natin? Heroes ba ni Kyle TZ o ni Pandora? Kasi naging malaking problema yung Fredrin. Fredrin na lang. Meron din Esme, may Diroth, mga na kailangan i-battle. Pero Estes and the Faramis in one team. Ito yung natungayan natin nung nakaraan. Ultimate Ube. Ang malalaman natin dito is kung ano yung gagayahin, kung ano yung IMU. Yung Caught Utter ba? O yung ultimate ng Estes. So, depende na rin sa sitwasyon para dito sa side ng Bren. But definitely, medyo kulang sila in terms of damage. Kung yun din ang kukuhanin na ultimate ni Few. Kasi yung Faramis, yes, may damage siya. Pero ang gagayahin mo naman is the Caught Utter. Ngayon, challenging yun, ha? For the side of Bren, sino nga ba ang mga possible pang tanggalin dito? Yung mga kasama niyan usually ng isang Estes is Barats na natanggal na nila. I think Balmond is one of the heroes na pwede nang kunin. Karina is a fine choice. Akai? Oo, Akai din. Akai pwede din. Kaso ang magiging problema with Akai, possible na maitaboy during ang Cult Altar. Although yes, ang Cult Altar ay para naman sa kanila, pero what if mailayo masyado doon sa area na mas malakas sila. So, pwedeng Akai, pero medyo mahirap. Oh, kumbaga hindi nagsisync yung idea eh. Parang ilalayo mo, but at the same time, gusto mo nasa isang lugar lang kayo agad. Pero kasi kapag sinabi mong iipitin na lang sa isang pader, kaso kasi parang theory crafting yun mahirap eh. Din yun eh. Yun yung best scenario para sa inyo. Ling. Ayaw nila yung Ling. So assassins din ang tina-target. Again, Gushion is still open. Na-mention ni Butters kanina na pwede nga itong gamitin on the jungler role. Hindi natin alam kung kayang dalhin ni Kyle TZ ito. Pero kasi, usually pag marunong ka mag-funny, marunong ka ng lahat ng hero eh. Oo, lahat na ng mga possible. But for Bren, stick pa rin sila doon sa mga heroes na mabilis kumuha ng objectives. That is Balmond. So medyo na-force dito ang Blacklist International to take that Akai. Pwede sila mag-back siya. Actually, yung isa-stop lang niya, yung bubungguin niya, tapos automatic merong Shadow Stampede. So, Akai pa rin ang kanilang kukuhanin.
So for Blacklist International, maganda yung Akai. Kasi kanina yung matchup natin is Balmon versus Akai. Ang nanalo dun sa objectives mostly is Balmon. So since naban ngayon, kuhanin na natin yung Akai. Pero kasi ang iniisip ko para side ng Bren, eh, dito nagkakaroon ng kakaibang flavor ang ating mga picks para sa kanila. Mag-a-assassin ba sila dito o mag-utility sila? Given that ang daming utility junglers na natanggal para dito sa side nila and nagtanggal din yung Blacklist International ng isang Ling, may Lancelot bang lalabas? Lancelot possible. Kaso parang hindi siya gani. Oh, mahirap. Grabe yung Aemon! Daming hero nito. Ang daming hero ng Bren Esports. Sobrang daming hero. Kung si Cal TC doon, sobrang dami na talaga ng hero niya. Kasi yung heroes just niya, no? Yung shifting niya din, kaya niya mag... Yung hard assassin niya, as in, Fanny, Lancelot. Tapos ngayon may Aemon. Parang medyo intense yung last draft natin. Although kung titignan natin yung draft ng Bren, pwede mo sabihin na hindi siya masyado mag-make sense kasi hindi ito yung nakasanayan. Mm-hmm. Pero for the longest time kasi, nung nilabas nila kahapon yung Lancelot Gushon, alam mo na pinaghandaan nila yung mga kakaibang heroes na nilalabas nila. Mm-hmm. Pero kasi, naniniwala ako na isa sa mga heroes na overlook pagdating sa Ubi strategy na counter is yung Fredrin. Kasi kung iisipin sama-sama mo, sama-sama pa rin kayo eh. May energy eruption pa rin kayo eh. And sa ibang bansa, sa ibang MPL countries, madalas na nagagamit si Aemon ngayon. So, ibig sabihin, there is a huge possibility na magiging successful itong Aemon pick na ito. Kailangan kontrahin ng Blacklist International kung ano man ang rotation dito na ibibigay ng side ng Bren. Again, take note, this is somehow tricky knowing that this is the playoffs at nakuha din ng Blacklist yung kanilang mga signature heroes. One win away. Bren Esports on a warpath. Gusto na nilang mag-advance sa next round ng ating upper bracket habang ang Blacklist International gusto nila pigilan yung momentum ngayon ng side ng Bren. This is game number 4. Let's head on to the battlefield and aminin natin kung ano nga ba ang mga kaganapan sa larong ito. Signature picks coming in from Blacklist International. Makikita natin mismo dito yung skin na nakapangalan sa team nila, yung Estes. And eventually, may kita natin yung team fight later on na talagang extended kung extended to. Oh, speaking of extended, even for Haji, kailangan talaga yung magsuot. Ay! Mainit si Kuya Pew! Even with a low HP, siya pa yung matapang na pumasok doon. Kung ikaw yung Valentina doon, hindi mo gagawin yun. Oo, kasi konti na lang yung buhay niya. Pwede pa siyang mahantak nung Shadow Stampede. Kaya din siya sinuzone ng players dito, actually ni Haji. Pero napakagandang call for him. And take note, halos wala na ulit siyang buhay. Pero kasi na-realize dito ng side ng Bren Esports na in terms of damage outputs, mas lamang sila nakuha ng Blacklist International yung kill na yon kay Few. So now it's a 1-1. Middle lane pa lang, mainit na agad. Actually, 1 minute pa lang. So ganun ka-importante na mapagana yung mga post 4 ngayon ng ating mga teams. Kasi for Blacklist International, in terms of early game, as long as meron na siyang ultimate, maganda na yon para sa kanila. Even for Owen! May flicker pero mayroong onting burn. Sunog. Hindi aabot naman doon at mukhang makakauwi pa si Ogwen. Not unless pumasok dito si Wise. Pwede siyang sumili pero hindi na nga niya itutuloy. Pero meron siyang ipit dito. Heavy spin ang gagamitin kay Few. Hindi niya napapakawalan. At dahil wala yung guiding wind ni Ogwen dito, magiging successful si Wise. At mas nagiging aggressive yung approach ng side ng Blacklist International kung kanina purong objective lang talaga sila. Ngayon, nilalabanan nila head-on yung mga antics, yung mga ginagawa dito ng side ng Bren Esports. Alam mo, gusto palang gagawin ng Blacklist is mag-box agad na damage. Pero nga, speak of damage! Aabutan nila, pero nagalaban dito ni Cal TZ. Hindi siya naipit doon sa mismong gitna ng Electo Final Blow. Yung turtle naman ngayon ang paggagawa nila. Pero ngayon, nagbabay ng time dito si Pandora. Meron na ngang heal mula kay The Queen. Pero andito rin naman si Haji. Mukhang right on time lang din yung pasok. Merong counter ang bibitawan at mukhang babalik din naman agad yung buhay. Pagkatapos nila matake yung kill, si Wise pa rin na makakuha dito ng turtle. At sa KLTZ, hinahabol siya dito ni Edward. Pero may Cyclone Eye para siya ay matulungan. Pero si Pandora, kanina pa nasa pa na sobrang daming tao. Edward, tutumba!
This is now a battle kung saan sinong mas kayang magstay doon sa team fight. Now for Pandora, alam niya na meron diyang energy eruption kaya pinilit na rin niyang pumasok doon. And even the other players of Brain Esports ay naka-ready. Aray, hindi tapos. Nakakaramdam si Wise at makukuha na naman dito ni Pandora. Pero may bawi lang din sila, but that is a beautiful trade for Brain Esports kasi na-force nila na makuha ni Omay Venus yung purple buff tapos may kill pa silang nakuha doon sa jungler. Actually, kanina pa nila yung ginagawa. Game number one pa lang natin. After na kumuha ng turtle objective, dumediretso din sila doon sa buff ng kanilang kalaban. Kaya nagiging continuous yung pagsakal doon sa jungle area. Mm-hmm. Ang laban dito ni Pandora at saka ni Wise, yung the unstoppable force versus the immovable object, hindi nila magalaw si Pandora. Habang dito naman si Wise, hindi din mapagilan sa pagtakbo. Pero at the same time, kung papansinin mo din yung galawan na itong dalawang team na ito, napipilitan din maglagay ng tao yung Blackest International dun sa gubat nila para bantayan si Wise. Kailangan na kailangan talaga, lalong-lalo na ngayon, na importante yung mga skills na pwedeng ibitaw ni Wise. Speaking of skills, nakaikot dito si Owen with a circling eagle, kaya naman siya ay makakaligtas. Pero si Few, meron pa namang flicker para makatakas. Ngayon, nakakapag-deal na ng damage si Super Marco, pero hindi pa natin nakikita. Nag-all out dalawang gold laners. Si Wise naman ngayon, maaari nilang bigyan dito si Kyle TZ. May healing mula kay Omay Venus. Hindi maging enough yung damage ni Kyle. At si Owen ngayon, hindi niya na maliligtas yung mag-isa. Si Few naman dito may ipit din. Pero ngayon, Blacklist International ang namamayagpag. Masyadong maaga yung bitawan dito para sa side ng Brain Esports. Yung Amon, wala pa siyang kahit anong item. And yung damage niya, hindi pa enough kasi ina-outsustain lang siya ng Estes. And actually, kumapansin natin, for few kanina, abot sana yung kanyang cult altar na IMU. Kaso, nung nagdash siya, sakto na untog doon sa may turtle pit. So, that alone na hindi nakaabot kay Kyle TZ. So, Blacklist International again, capitalizing kung medyo wala sa pwesto yung Brain Esports. Brain Esports, they are being pushed back to a wall, and yung Amon pick na ginawa nila, they still have to make it work. Hindi ito pumapanig sa kanila ngayon, and Blacklist International, alam nila sa utak nila na, teka lang, hindi pa enough yung damage nila, go tayo. Naipit dito si Super Marco, pero andyan yung altar para i-save siya. Kaso nga lang hindi ata magiging sapat, pero meron pang guiding wind. Maraming pang save yung Brain Esports as long as sakto yung ninanakaw na ultimate dito ni Few. Alam mo yung ginagawa ni Few, minsan ang ginagamit niya for the IMU is yung ultimate ni Omay V, minsan din yung ultimate ni Haji. Pero ang pinakamaganda ngayon na nangyayari for Blacklist International is the more na tumatagal, the more na nagkakaspace si Oheb na makapag-farm. Kasi si Super Marco, nakikita natin na sumasama sa teamfight, hindi siya masyado nakakapag-double laning talaga. Blacklist International, eh, nakukuha nila yung tempo nila for this game. Pero naman, ang Brain Esports, kanina nakita din natin sila na nandito sila sa pwestong to at unti-unti silang nakapag-breakout dyan sa tempo na yan. Of course, si Wise na gamitin agad yung heavy spin. Pero kompleto sila ditong lima sa may badang mid lane. Mukhang plan nila ay bumasag ng Torres. If you dito nakapwesto, may Blessing of the Moon Goddess. May Electo Final Blow. Lahat binitawan na nila. Pero tuloy-tuloy pa rin talaga. Meron dito Cult Altar pala na nakuha si Few. Kaya naman mabubuhay pa silang lahat. Ngayon magsisibalikan lang. Pero nakapwesto rin si Pandora. Wala siya dun sa teamfight na yon. Pero nagawa ni Few na iligtas yung mga members niya. Kahit na medyo dihado sila sa numbers. It's all about the timings ngayon for Brain Esports and even for Blacklist International. At parte ng timings na yun ay kung kailang gagamitin yung mga ultimate nung dalawa. Pero masakit yung damage na binibitaw dito ni Few and even Super Marco. So parang nangyayari sa laban natin ngayon, kung sinong mas maunang maging kompleto sa teamfight, sila yung mananalo. Or kung sino man yung unang makatakas, malamang, syempre sila yung unang hindi mabibigyan ng kill for this teamfight. Edward? Nahabol niya lang dito si Super Marco. Gusto niya lang napalayuin yung mga miyembro. Pero si Few ngayon, naubos na yung altar na inilatag niya. Pero nakakuha ng pagong dito. Walang iba kundi si Oheb. Hindi pa rin talaga sila Team Eagle. Nakakuha na si Pandora. Mga mabubuhay sila doon sa Hill of the Queen. Nakakuha rin si Few. Si Wise dito, mabubuhay pa rin. Queen with a save! Kantizi, nahuli siya dito ng Petrify. At ito na ang paghabol na side ng Blacklist International, Ogwen, Super Marco. Susubukan nilang tumakas pero napapalibutan na sila ng mga members ng Blacklist International. Oh my Venus, naging main target nila. Nakakuha pa sila ng kill. Pero tutumba doon si Ogwen, ladies and gentlemen. And Super Marco nag-iisa. Edward, Oheb. Oh! Oh! Hindi pwedeng walang gante.
Tapos kukuha pa sila ng Torre, Blacklist International. Sila yung nagpapakita ng dominance right from the start. Lahat ng mga players ngayon ng Blacklist International nagle-level up in terms of how they will put up a fight against Bren Esports. Nakita natin kanina for Oh My Venus, naging very effective yung kanyang heal against Wise. So ang finocus fire ng Bren Esports was Akai. Kaso sakto meron tali, ibig sabihin na heal kanina ni Oh My V. Tapos yung side naman ng Blacklist, nag-dive sila doon sa may middle lane kaya wala yung taunt or wala yung damage coming in from Few. So Bren Esports, they have to be mindful right now kung saan sila poposisyon, knowing na yung favor din ni Oh My V ay mataas na rin. Ngayon, kailangan pa rin mag-ingat ng side ng Blacklist International dito. Bakit? Kanina nakikita natin unti-unti na nagkakaroon na ng damage despite having the blessing of the Moon Goddess para doon sa members ng side ng Blacklist International. And sa totoo lang, we don't really see anything na pwedeng gawin ngayon ng Amon ni KLTZ. Yep. Pero kasi ang nakakatakot naman talaga sa Amon pag dumating na yung point na nakukuha niya na yung mga gamit niya. Genius Wand, Holy Crystal, Divine Glaive, yun yung mga gusto niyang masecure dito para sure na may isang tutumba. At ang primary target, syempre, it's going to be the Queen, Oh My Venus. Or pwede nilang i-bait eh, alam mo? Pwede nilang i-bait agad na gamitin yung ultimate. But yes, kailangan din makita talaga ni Kyle TZ kung sino yung viable na target. Kasi meron naman siyang moments wherein invisible yung kanyang hero. Pero right now, parang hindi natin nakikita yung synchronization of skills for Bren Esports. Kaya hindi din nakikita yung conversion ng damage ni Super Marco. Kasi there were moments na maganda yung free hit position ni Super Marco. Pero continuous kasi yung heal from Oh My V and actually even the damage from Haji. Mm-hmm. Pero ngayon ah, nakikita nyo naman kung paano nag-a-adjust yung side ng Blacklist International even if nagkaroon sila ng problema doon sa game 2 and game number 3. Kung papansinin mo yung adjustment nila, is it really that much? Parang dumarating tayo sa point na nag-stick lang sila doon sa alam nila. Parang wala nga silang nailalabas sa bago. Pero hindi mo rin kasi maisisisi doon sa team composition na meron sila. Since kailangan nga talaga ng item spy para makipagsabayan doon. And sakto lang din talaga na yung ginagawa ng Blacklist International dito, eh lahat ng skills na kailangan nilang gamitin, doon sa perfect timing nila binibitaw. Pero magaganda yung attempts ng Bren Esports eh. It's just that mas maganda rin yung sagot ng Blacklist International. Yes, nagkataon din talaga kasi na for Blacklist International, yung ultimate nila dito is dalawa na panglimahan. Mm-hmm. So yung ulti ni Oh My V and yung ulti ni Haji affected yung lahat. Now for Few kasi, yes, he has the damage. But at the same time, pagdating sa teamfight, kailangan pa niyang i-consider anong ulti yung gagayahin. Ano yung IMU? Ang iniisip ko naman, baka pwedeng IMU yung heavy spin. Para mag-disperse, para no? Mag-disperse, para maghiwa-hiwala yung mga members. Kung hindi mo siya kayang labanan na may blessing of the Moon Goddess, baka pwede mong paghiwa-hiwalayin. Para makapagbayan ng time lang kayo, no? Mm-hmm. Na maubos lang yung altar, maubos lang yung blessing of the Moon Goddess. And eventually, doon lalamang ang Bren Esports. Pag-burned yung mga ultimates nito ni Haji tsaka ni Oh My Venus. Even yung buff ni KLTZ, hindi niya makuha ng libreng-libre. Laging may attemper na pasobra ata si Edward. May Electo Final Blow. Kaya naman confident siya na gagawin yon. Yung Lord naman libreng makukuha ng Blacklist International. Ginawa lang pala ni Edward yon para mag-buy ng time. Parang it's the same story ngayon. Kung ano yung nangyari ng game number 2 para sa side ng Blacklist International, ganun naman ginagawa nila ngayon against Bren Esports. Now, Bren Esports, hindi na natin nakikita yung usual nila na very aggressive with Ogwen on this Mathilda. And even Wise, makuna na kasi mga players, 7.69k gold lead. That's huge. At lagi nang nakakapag-push si Edward sa nakakapag-clear na minion wave. Mm-hmm. Kyle TZ. Yung 1v1 niya si Edward, pero iba itong 1v1 na ito. This is between Amon and the Benedetta. So ibig sabihin, kaya nila i-take the reset isa. Pero kasi, kung hindi talaga sa gabal
para kay Benedetta yung passive ng isang Amon eh. Naipit nila din si Pandora pero ngayon may flicker out na naman dumulas doon sa heavy spin ni Wise. Pero kumakatok na sa pintuan ang Blacklist International at mukhang mabubuksan nila ang unang Placing pinto. Tapos mukhang magki-clean up na lang dito si Ohe pero ngayon nga merong altar. Bagsak si Super Marco. Pandora trying to survive. Mapapadash away. May minions sa dalawang matitira. Mabe-base lock na sila. Blacklist International forces game number 5. We wouldn't want it any other way. The quality of this series. Dito talaga napapakita, ladies and gentlemen, ang tunay na lakas ng Pinas. Ang dalawang kupunan na napapanood nyo ngayon ay isang patunay na lakas nga talaga natin to. And during that game, isa din yung patunay kung bakit Estes ang kanilang naging skin during that M3 na magandang performance.